pala na lambat ito, no? Ayan mga toyo, oh, ito. Wala nito, basa pa ito. Ito may lambat ito, oh. May lambat. Yan po ay hinahaplasan muna. Tapos lalatag yung lambat. Kamusta natin si Kuya, kung ilang nakailang galon na siya? Nakailang galon naman po kayo? Simula noong kuha hanggang ngayon? 50 na. Ayan, ito na po yung proseso ng kanyang pagmamasilya, mga soyo. Finish na. Ayan, papansin po natin, mga soyo, may kamaruti na. May second floor na. Dati kasi. Alright, what's up po, mga kasoyo? Magandang araw po sa atin. At isang magandang panahon ngayon at mainit. So, bali, narito po ulit tayo sa Bangkang Pamiwasan. Ayan, sana nakikita nyo po. Ito po yung in-update natin nakaraan, nung minamasilyaan po ito, mga kasoyo. Binisita ko lang po uli at para malaman natin kung ito'y kung ano nang pinagbago. So ayan, okay na po yung masilya. Napapansin ko mamaya aakyat tayo dun mamaya sa taas, mga kasoyo, dahil yung nagmamasilya na sa taas na. So ayan, ito na po yung proseso ng kanyang pagmamasilya, mga soyo. Finish na. Ito'y papatungan pa na isa na may pintura, pampakainis po, mga soyo. Yung pintura po niya ay may lahok na epoxy pa rin. Epoxy paint, tapos lahok ka ng ganitong epoxy para lumapot ng kaunti para kuminis, pampakainis lang po yun, mga soyo, pang finishing. Ayun. So ayan, ikot tayo dito, mga soyo. Pipinturahan pa ito dahil papalitrahan natin, papalitrahan sa akin ni Boss. So ayan po yun si Boss Mac, yung ating may-ari po dito sa bangka ito. Ayan, papansin po natin, mga soyo, may kamaruti na, may second floor na. Dati kasi nung tayo yung nagpunta dito nung nakaraan ay wala pa. Ayan ay buo na, halos lahat kompleto na. Yan, magandang araw. Nagaano ka diyan, nagkakayod? So bali, ito, mga soyo, masagaan na lang ito, ah. Itong parte na ito, yung kabilaan din. Ikot tayo. Nilagyan na rin ng pal, mga soyo, yung upuan sa likod. Pinakang tiris. Magandang ganyan, mga soyo, pagka may tiris sa likuran. May tambayan ba? Pag relax, relax. So ayan, halos buong pan pala ito. Buong katawan na lang bangka na may masilya na. So ayan, doon sa mga hindi pa po nakapanood, mga kasoyo, doon sa mga kung paano minasilya, kung ano proseso, panoorin nyo na lang po yung aking unang vlog dito ng pagmamasilya. So ayan, para hindi na po kayo magtanong kung paano minamasilyahan ito, mga kasoyo, kung paano ang proseso, kung paano ang paggawa, para makita nyo po yung paraan kung paano magmamasilya dito sa amin. Kasi yung iba parang gumagamit din po sila ng epoxy, pero iba ang paraan. Di katulad dito sa amin, ang paraan namin may lambat po siya, dahil yun po ay nakapagpapadala ng pampatibay. So ayan, mga kasoyo, akyat tayo sa taas para makita natin yung taas. Ito yung hagdanan. So continuous na lang tayo sa taas. Alright, mga kasoyo, nandito na po tayo sa taas. So ayan, napapansin po natin medyo may kalat pa. Basta pagka under repair, mga kasoyo, ay hindi po may iwasan po yung kalat. Ayan, ito, may masilya na rin itong flooring, ha? Itong pinakang budigal, may masilya na rin. Ito, parang finish na ito, itong sa parte na ito. Dahil ito'y may pintura, ito'y pintura talaga niya, kulay blue. Doon sa unahan, pipinturahan pa rin yan hanggang doon. Dahil tayo rin po ang magdi-littering nito, mga soyo, pag natapos ito. Ayan, oh, napakaganda na. Pipinturahan na lang ito. Ewan ko lang kung mamasilyaan pa itong mga ito, ah. Ito masilyado na rin.
Ayan, bali ang pakuko niya. Yung kabila hindi pa po nagawa, ito may pakuko na, dalawa. So bali dun sa unahan, dalawa din yun ang palatik nito. Ito po yung palatik na tinatawag mga soyo, isang haba nito. Ay, hindi ko lang po alam kung ito'y 70 feet o 75 feet ang haba ng ganitong palatik. Kadalasan po kasi mga soyo yung akin na i-vlog dun sa kabilang bangka ni Kapitan Hugan, 75 feet po yung haba ng kanya, yung kanyang palatik. O yan, bali ang palatik nito, mangyayari ito, baka ito'y 6, dalawa sa unahan, dalawa dito, tapos dalawa dun sa unahan. Ay, sa huli yan. Ito na po yung kamarote niya. Papasok po tayo para makita natin mga kasoyo. Tapo! Oh, ayan mga kasoyo, meron ng kuan. May pintura na. May nagmasilya yata dito sa taas. Ito tayo mga kasoyo para makita natin. Ayun, may lambat mga kasoyo. Ayos, takto. Ay, lalatagan din pala ng lambat dito, no? Ayan mga kasoyo, oh, ito. Tulad nito, basa pa ito. Ito may lambat ito. Oh. May lambat. Yan po ay hinahaplasan muna. Tapos lalatag yung lambat. Saka papatungan uli ng masilya. Alin po mas mahirap kuya, itong ganitong style o yung patagilid? Pero mas mahirap to, hani? Mahirap na ganito. At gawa ng palapad, hani? Yung pwesto mo. Oo, yun nga po mga suyo. Gawa na yung pagkakatagilid lang, yung pangparka lang, mas madaling idikit. Hindi ka tulad nito at maglalatag ka. Eh, siguro kabilaanan ang hatak doon ah. O yan, ayos na. Ayan, may tiris doon. Doon tayo sa tiris. Tingnan natin mga soyo. O, lapad dito mga soyo. Kasya ka dito, Juan. Ang higa mo ng pahaba pa ganito ay kasya. Sobra pa. Malapad ito. O, kulang nito eh, pala. Wala pang salamin. Ayan. Akala ko, uy, basa pa. Kaya pala nadikit ang buhok ko. Ayan, wala pa salamin mga kasoyo. Walang nalalito ay salamin. Ayan. Dito ang tiris. Wow. Ito ang gusto ko dito sa isang bangka mga kasoyo ay. Pag may tiris. Gawa lang pagka sumasama ako sa laot mga kasoyo, gusto ko may ganitong tiris nakapag pag relax tayo sa halimbawa kung may ganito pag nakaupo ka dito mga kasoyo ay kitang kita mo talaga parang nag-a-unwind ka. Ayan ang katulad nyo, no? May makikita mo buong paligid ay dagat, makapag relax ka pag may ganitong mga tiris-tiris ba style. Ayan, no? Sarap dito. Hindi na siguro lalagyan to ng kanon mga kasoyo. Yung katulad dun sa nilitrahan natin, dun sa Julien. Yung sa Julien kasi may tiris pa pa ganito. Papunta dun sa hulihan. Saga dun sa hulihan ang tiris. Pinakang second floor din. Parang ito yata hindi na lalagyan. At putol na yung tiris dito ay. Pero malalaman natin sa susunod nating pag-update dito mga soyo kung ano pang gagawin dito sa bangka. Ayan. Ito'y malapit-lapit na. Pintura na lang at saka masilya ang kuhan nito. Kulang. Tapos salamin. Malagyan na. Siguro pagkatapos ng mapinturahan, tayo naman ang maglilitra. Ayan. Kamusta natin si kuya kung ilang nakailang galaw na siya? Nakailang gulan naman po kayo? Simula noong kuan hanggang ngayon? 50. 50 na. So ayun mga kasoyo, 50 galon na siya. Sa mga baguhan po na ang pakyaw po ni kuya ay 400 po per galon sa isang pares po. Isang pares po kasi yan. May brown saka puti. Ayan. Pag pinagalo yan, isang galon na yan kayo ano?
Yan po yung 400 pesos. Yan. Kaya yan po yung pakyaw ni Kuya sa bawat galon. Alright, ano po yung update natin mga soyo? Siguro hindi na po tayo magtatagal para hindi na po mahaba yung ating video. Yun lang po yung update natin sa bangka ito. So, sa susunod nating pag-update dito sa bangka ito ay siguro pag nagpintura na siguro kung ano pong maabutan natin dito sa bangka ito. At masusunod tayo naman ang mag-military. Maba na po tayo mga soyo. Sa mga nais pong magtatanong ay comment lang po kayo down below dito sa video ito para masagot po natin. So ayan mga soyo, dito pa rin tayo sa kon. Sa mga bangkang nakatambay, itong mga bangka na ito talagang tinaas na po yan para hindi lalong mabubulok. Pero pag hindi nire-repair yan, mabubulok pa rin. Gawa ng ito'y kon na po sa sobrang tagal na po. Parang pinabayaan yung katulad no isa. Talagang kon na yun. Ang gatong na yun, sobrang tagal na yun mga soyo. Parang ilang katataon na yun nakatambay dyan. Hindi na po ginalaw kasi yung kasko niyan ay medyo mahuna na, marami ng dugsong. Okay, baba na po tayo mga soyo. Salamat sa inyong panonood mga soyo at dahil sa inyong walang sabang pagsuporta, patuloy pa rin tayong mag-update sa mga ganitong pagre-repair sa mga fishing adventure. Papasalamat po ng marami dahil sa inyong walang sawang pagsuporta. So bali hanggang dito na lang po yung ating kung mga soyo, yung ating video. Thank you for watching po. Ingat po sa ating lahat. Bye bye po.